Pinag-iingat pa rin ng DFA ang mga Pinoy sa Russia kahit umatras na ang armadong grupong Wagner sa tangka nilang rebelyon. Tingin naman sa isang o ng isang security analyst, lamat na sa liderato ng Russia ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Humupa na ang tensyon sa Russia matapos umatras at ipatigil ng leader ng Wagner Mercenary Group ang kanilang rebelyon. Yan ay matapos magkasundo kahapon ang gobyerno ng Russia at Wagner matapos mamagitan si Belarusian President Alexander Lukashenko. Pero para sa isang security analyst, lamat na sa liderato ni Russian President Vladimir Putin ang nangyari. Malalim daw kasi ang problema ngayon ng Russian leader dahil mahirap maipanalo ang giyera sa Ukraine kung may gulo sa kanilang puwersa. May signs na ng weakness. Dati kasi ang tingin natin kay Vladimir Putin ay one of the most powerful men in the world. Pero sa pangyayaring ito, naipakita na meron siyang kahinaan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ligtas at wala namang nadamay sa higit 10,000 Pinoy sa Russia. There are 10,000 Filipinos in Russia, 9,000 sa Moscow, so karamihan nandun. Yung lugar na pinasukan ng Wagner Group, yung Rostov-on-Don, which is 1,000 kilometers south of Moscow, may 10. Lahat sila, pinarating nila na okay sila, walang problema po, tahimik lang. I mean, wala sila sa panganib. Kabilang dyan ang kababayan nating si Cecil Hernandez na halos 2 dekada na nagtatrabaho roon bilang guro. Hindi kami binabawalan na pumunta sa ganito, although you may warnings lang na huwag sumali sa mga demonstrations. At anytime naman, willing yung embassy natin dito na tumulong sa amin. Pero kahit humupa na ang tensyon, nag-abiso pa rin ng DFA sa mga Pilipino sa Russia na maging mapagmatyag, umiwas sa mga matataong lugar at huwag sumali sa mga rally. Nag-issue ng advisory yung ating embassies na mag-ingat. At hanggang ngayon, na kahit natapos na, sabi nila sa ating mga Filipino community doon sa buong Russia, don't undertake unnecessary travels and follow local authority. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.